Hello guys, I'm back again for another video. Sa araw na ito ay gusto ko na namang i-share sa inyo kung ano ba yung mga natutunan natin ngayong pandemic. Okay? At sa punto pong yan ay gusto kong i-share kung ano mga yung mga lessons learned during pandemic. Okay? So I'll break down these three major reasons kung bakit at ano yung aking natutunan during this time ng pandemic. So, unang-una yung tinatawag natin as spiritual relation. Pangalawa is yung social relation. Pangatlo is yung financial relation. So, ano ba yan? So, walang pagtatagal, panoorin nyo na po ito. Huwag po kayong aalis. Millennials na kagaya ko na napadpa dito sa aking munting channel. Well, pinagpapauna ko na hindi na sayang yung pag-click mo dyan sa video na to. Dahil sisiguraduhin ko po sa inyo at may maisi-share ako sa iyo. So kung bakit at ano yun, panoorin nyo na lang po yung video. A few moments later. Okay, number one, gusto kong share po sa inyo. So, unang-una, spiritual relation. Okay, hindi lang naman tayo laging nakadepende sa ating skills, sa ating money, sa ating mga kaibigan. Hindi tayo nakadepende sa ating pamilya. Ang pinaka-importante is yung spiritual relation natin kay God. Kasi maraming mga successful person sa buong mundo na they have everything. Meron na silang mga luxury items, cars, houses, mansion, a lot of money, and different kinds of bank accounts, a large amount of money para sa kanilang mga investments, businesses, sa mga corporation. Pero yung isang bagay na wala sila, hindi pa rin sila nagiging masaya. Why? So because parang ramdam nila na merong kulang sa kanila. So, regardless kung anumang religion meron ka, kung ikaw man ay Christian, Muslim, anuman yung paniniwala mo sa buhay, millennials, anuman yung lakad mo sa buhay, mas mahalaga po yung spiritual relation natin kay God. Kasi, we're nothing without God. So, wala tayong magagawa. Kahit araw-araw na pagpapagal natin sa ating buhay, kung kulang yung spiritual relationship natin, parang nonsense yung mga ginagawa natin. Okay? So, maraming mga successful person na nakapaikot sa buong mundo na ramdam nila kulang. Lahat ng mga challenges po natin sa araw-araw, ikaw man ay millennials, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Okay? So, ano man yung problema mo ngayon, there are times talaga na bumabagsak tayo, pero kasabay sa pagpatak ng luha mo ay kasabay din ang pagbagsak ng tuhod mo para ipagdasal yung lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon. Okay? So yun po yung number one na gusto ko pong i-share po sa inyo. So lahat ng tao dito sa mundo nakakaranas po ng mga problema. Let's say, itong pandemic. So lahat tayo affected. All financial institutions are affected. Our economy is down. Our health workers are affected. Okay? Kahit yung mga family natin affected. Mga workplace natin affected. So, lahat apektado. Okay? So, wala tayong ibang panghahawakan na mas matibay. Okay? Alright. A few moments later. And so, number two po sa ating listahan, yung tinatawag po natin social relation. So, ano ba itong social relation? Ito yung ating pakikitungo or relasyon natin sa ating kaibigan, sa ating pamilya, sa ating workmate. Okay? Unahin natin yung relasyon natin sa ating pamilya. So, napakahalaga nito sapagkat ang pamilya is isa sa pinakamaliit na group sa pamayanan. Okay? So, dito pa lang, kung ano yung pakikitungo mo sa iyong pamilya, ay sharing madadala mo no sa outside world. So, kung ano yung naging relasyon mo sa magulang mo, mga kapatid mo, kung naging mabuti ka ba sa kanila, naging okay ba yung samahan ninyo. So magre-reflect ito sa labas, sa outside world. Okay? Next, puntahan naman natin yung mga kaibigan mo. So ano ba yung relation mo sa kanila? So nandun pa rin ba, gaya pa rin ba ng dati na yung relation ninyo is okay pa rin yung bonding, okay? So, may mga time talaga na
pagka meron kang problema, madalas na natatakbuhan natin, lalo tayo mga millennials, yung ating mga kaibigan. So, nandyan sila para magbigay ng advice, magbigay ng konting ideya, magbigay ng konting more or less financial assistance, pero very, 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 very minimal ito. Yung mga binibigay nila, ano. So, kadalasan na nangyayari yung advice na binibigay nating mga kaibigan. A few moments later. So, pangatlo po sa ating listahan is yung tinatawag natin ng financial relation. Okay. So, we're going to talk about money or relation between person towards money. So, ano ba yung epekto nito sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, yung relasyon natin doon sa pera? Okay. In fact, ang pera is neutral. Okay. So, we can use it for good, we can use it for bad. So, dinesigned yung pera para maging tool or kasangkapan para mapagaan yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, ginagamit ito para sa ating mga utility bills, expenses. So, yung treatment mo sa pera is dapat ikaw yung nag-handle or hindi ka nagpapa-apekto doon sa value ng iyong pera. So, hindi pera ang mag-aalipin sa'yo, kundi ikaw yung mag-aalipin sa pera. So, ibig sabihin, meaning to say, kaya mong i-handle yung situation. Hindi mag-overflow yung feeling or yung emotion mo. So, kasi yung pera, dinesign talaga yan para sa araw-araw na ginagamit natin. Mga araw-araw na pumuhay natin. Okay? So, yung pera, yan po ay isang kasangkapan, isang blessing na ibinigay sa atin para naman maitulong, maibigay sa mga nangangailangan. Okay, that's it for today's video at sana naman po ay meron po kayong natutunan sa ating video. So, maraming salamat sa time na ibinigay mo at sa pag-click sa video na ito. Sana po ay may natutulong at may na-share ang tayo. May napulot kayong aral para sa araw. So, kung bago pa lang po kayo sa ating channel ay inaanyayahan na kitang mag-subscribe sa ating channel at pindutin mo na rin po yung subscribe button sa baba. Pakiclick yung subscribe and then personalize. And click all para sa ganun po ay ma-receive nyo at ma-notify po natin. KaizenJhayTV. Click here and subscribe.